Hello everyone, kumusta kayong lahat? Ang lecture natin ngayon, Sikolohiyang Pilipino ulit, pag-usapan natin yung konsepto ng utang na loob. Isa to sa mga sikat na topics no, na pinag-uusapan kapag nag-aaral ka ng Sikolohiyang Pilipino kasi litaw na litaw talaga to sa mga Pilipino. So ang utang na loob, isa yan sa mga core values na ina-apply natin mga Pilipino. Just a review, anong ibig sabihin ng core values? Thinking patterns or behaviors that are accepted, katanggap-tanggap, and expected, inaasahan, in a given culture. So, na-lecture ko to sa last session natin. Kapag ginagawa mo ang core values ng isang kultura, most likely maraming tao tatanggapin ka. Nice sila sa'yo, mabait sila sa'yo. Pero pag hindi mo ipakita yung core values or ipakita mo yung kabaliktaran ng core values nila, most likely ang mga tao sa kultura na yon mababad trip sa'yo. And when we talk about the Filipino culture, isa sa mga talagang well-liked na core values, kinukonsider nating magandang core value is yung pagtanaw ng utang na loob. So kapag ikaw ay isang Pilipino at gusto mo na magustuhan ka ng mga kapwa mo Pilipino, dapat makitaan ka nila na marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kaya kapag ikaw Pilipino tapos nasabihan ka na wala kang utang na loob, this is a very negative statement that you will receive. So huwag kang matuwa kapag maraming tao sinasabihan ka ng wala kang utang na loob, because this is something that is not good in the Filipino culture. So pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng utang na loob? Ito yung simpleng definition niyan. Inaalala mo or binabalik mo ang kabutihan na ginawa sa'yo in the past ng mga tao sa paligid mo. So gusto kong i-emphasize dito yung idea na past, nakaraan. So ang pagtanaw ng utang na loob, past-oriented yan. May tao sa buhay mo noon na may ginawang mabuti sa'yo, ang ginagawa mo sa utang na loob, binabalik mo. Inaalala mo, binabalik mo yung kabutihan na ginawa sa'yo in the past ng taong yon. Kaya yung konsepto ng utang na loob na yan, no, dyan din nang galing yung sinabi ni Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Yung essence ng sinasabi ni Rizal dito is pagtanaw ng utang na loob. Lumingon ka sa pinanggalingan, i-translate mo yan sa psychological term, pagtanaw ng utang na loob ang ibig sabihin yan. And we are not surprised bakit nasabi ni Rizal yan, dahil si Rizal ay isang Pilipino, so na-internalize niya yung core value ng pagtanaw ng utang na loob. At huwag niyong iisipin na ang pagtanaw ng utang na loob, Rizal days pa yan, kasi kahit ngayon, 2023, meron pa rin mga modern days expression of utang na loob. Nasa consciousness pa rin ng mga Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob. Like for example, sabi ni Chinkitan, hindi masama na tumanaw ng utang na loob sa iba. In fact, hindi lang sa hindi masama, dagdagan ko lang, expected sa Pilipinas na tumanaw ka ng utang na loob. Mahalaga ay may dignidad at may kusang ibalik ang tulong ng iba. Again, we see the word here, ibalik. Yan talaga ang essence ng utang na loob. May magandang ginawa sa'yo in the past, kahit hindi sabihin sa'yo, ibabalik mo yung kabutihan na yon doon sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Kaya ang key question, no, how do you apply utang na loob? Ang key question na dapat mong sagutin, ano ang ibabalik mo given a certain goodness given to you by someone? Ganyan tumanaw ng utang na loob. So isipin mo yung mga kabutihan na ginawa sa'yo ng mga tao in the past, and then in what way pwede mong ibalik yung kabutihan na yon doon sa mga tao na yon. At kapag ginawa mo ng action yung pagbalik ng kabutihan na binigay sa'yo, tumatanaw ka na ng utang na loob. Okay, so yan ang ating maikling tutorial kung paano tumanaw ng utang na loob. Alalahanin mo yung goodness na binigay sa iyo in the past, i-translate mo yon into action in such a way na yung action na yon, binabalik mo yung goodness na binigay sa iyo doon sa taong yon.
Like for example, pinautang ka dati, nangangailangan ka ng pera, paano mo ibabalik ngayon yan sa taong nagpautang sa'yo? Or pinasa ka dati ng teacher mo, pinihiram ka ng kotse na during the time na kailangan mo ng kotse. Or number four, nagkaroon ka ng matinding sakit, wala kang pambayad, and then may taong nagmagandang loob sa'yo, binayaran yung hospital bills mo para makalabas ka ng hospital. Now, paano mo ibabalik yon sa kanya ngayon? That's what it means kung paano tumanaw ng utang na loob. At alam nyo ba yung utang na loob na yan, pinopromote yan sa Bible. That's why I believe this is not only a uniquely Filipino concept, this is something na ine-expect sa lahat ng spiritual beings na dapat nating gawin. The Bible strongly promotes ang pagtanaw ng utang na loob. Like, there are two instances in the Bible where klarong-klaro in-expect ang pagtanaw ng utang na loob. Like, si Kristo. Nung pinagaling niya yung mga taong may sakit. Okay? 10 taong may sakit, may leprosy. Isa lang ang bumalik sa kanya. And then look at what Jesus said. We're not all 10 cleansed. Where are the other 9? Kasi sa 10, isa lang ang bumalik para tumanaw ng utang na loob kay Kristo. And look at what Jesus said in verse 18. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? What does that mean? Jesus was expecting those other 9 na tumanaw ng utang na loob sa Diyos. So ang pagtanaw ng utang na loob is expected from us. Yan ang lesson ng passage. Another example, later after chapter 17 sa chapter 18, ito naman yung parable of the unmerciful servant. Merong isang unmerciful servant na pinatawad yung utang niya ng kanyang master, pero nung nakita niya yung kapwa niya servant na may utang sa kanya, hindi niya pinatawad, pinakulong niya. And when the master heard of what this unmerciful servant did, ano ang pinakapangaral doon sa unmerciful servant? Then the master called the servant in, "You wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" Ano ang bottom line ng mga red words dito? Ine-expect tayo na ibalik sa ibang tao yung kabutihan na binigay sa atin ng iba pang mga tao. Naging mabuti sa kanya yung master niya, dapat binalik niya yung kabutihan na yon sa kanyang kapwa servant. Pero kaya nga nagalit yung master kasi hindi nga niya ginawa yon, hindi niya binalik. Nakatanggap siya ng kabutihan pero hindi niya binalik yung kabutihan na yon sa ibang tao. So ano ang bottom line on these passages? Sa Biblia, utang na loob is something that we are expected to do. Kaya ako bilang isang psychologist, naniniwala ako na maganda sa mental health, maganda sa psychological condition natin ang tumanaw ng utang na loob. Okay? Now, ano ang nagpapayunik sa utang na loob in the context of Filipino psychology? Sabi ng mga researchers, ang utang na loob is something that never ends. It is something that is unpayable. Kapag meron kang utang na loob sa isang tao in the Filipino context, there is no way that your utang na loob to that person will end. Yan daw ang pinagkaiba ng Filipino utang na loob sa Western debt of gratitude. Kasi may mga nagsasabi na ang English daw ng utang na loob is debt of gratitude in the West. Ang sabi ng mga ama ng sikolohiyang Pilipino, hindi totoo yan. May malaking pagkakaiba ang debt of gratitude sa utang na loob. Ang utang na loob, hindi nag-e-end. Hindi natatapos ang pagbayad mo ng utang na loob. Ang Western gratitude, natatapos. Okay? Like for example, whether you are coming from the Philippines or from America, pwede mong sabihin, "I owe you one." Yan. Nakakaalala naman talaga tayo ng kabutihan na binibigay sa atin ng ibang tao. So, hindi tayo culturally unique dyan, no? Whether you're an American or a Filipino, you can sense when somebody was good to you. And you are more likely to say, "I owe you one." Pero, saan nagkakaiba ang Western culture sa Filipino culture when it comes to utang na loob? Ito na.
Sa Filipino culture, hindi mo pwedeng sabihin, we are even. So dito, nagkaroon ka ng utang na loob, babayaran mo, mag-a-attempt ka na ibalik yung utang na loob mo, pero in the Filipino culture, hindi darating sa point na masasabi mong, we are even. Or tabla na tayo, or wala na akong utang sa'yo kasi yung kabutihan na binigay mo sa akin, napalitan ko na. That never happens in Filipino utang na loob. One good example would be our parents. Maraming kabutihang ginawa ang mga magulang natin sa atin as we are growing up. Pero never nating sasabihin one day sa mga parents natin, ma, pa, wala na akong utang na loob sa inyo, we are even. Kasi nabayaran ko na lahat ng kabutihan nyo sa akin. Ito ang 50 million. Lahat ng kabutihan nyo sa akin, mula nang pinanganak ako hanggang ngayon, eto na, nasa 50 million na. That does not happen in the Filipino utang na loob. Right? Pero sa Amerika, kaya yan. Diba? Kaya sa Amerika gawin yan na merong kang ginawang mabuti sa akin, hahanap lang ako ng action na katumbas ng kabutihan na ginawa mo sa akin, pag binigay ko na sa iyo yun, what happens? Then, we are even. Yun ang pinagkaiba ng utang na loob in the Filipino context versus debt of gratitude in the American context. Hindi natatapos ang pagbabayad ng utang na loob. Kaya nga, in connection to this, ang pinaka-response ng isang tao, ng isang Pilipino, na meron siyang utang na loob sa ibang tao is loyalty. At yung loyalty na yan, sinusustain mo yan lifetime. It never ends. Kapag nagkaroon ka ng utang na loob sa isang tao, you are loyal to that person as long as you are alive. Kaya i-connect mo na naman yan doon sa idea na never mong mababayaran yung utang na loob mo sa magulang mo. That's the reason why in the Philippines, hindi katanggap-tanggap na ang mga magulang nilalagay natin sa mga nursing homes. Hindi katanggap-tanggap na binibigyan mo na lang ng pera yung nursing homes para alagaan ang sarili mong magulang. Kasi in the Philippine in the Filipino context, kapag ang magulang mo nilagay mo sa mga nursing homes, wala kang utang na loob. Hindi mo binabalik yung kabutihan nila na binigay sa iyo dati. Kumbaga sa Filipino way of thinking, inalagaan ka dati, alagaan mo rin ngayon. Pinatira ka sa bahay nila dati, patirahin mo rin sa bahay mo ngayon. So it's very unthinkable in the Filipino context na ilagay mo ang mga magulang mo sa nursing homes. Kasi nga dyan tayo nanggagaling. Yung ganong practice, pag-alaga sa magulang hanggang mamatay sila sa poder natin, expression yan ng utang na loob natin sa mga magulang natin. Expression yan ng loyalty natin sa mga magulang natin. Kaya kahit matanda na sila, pinupuntahan pa rin natin sila. Kahit matanda na sila, inaalagaan pa rin natin sila. Kasama pa rin sila sa pagbabudget natin ng pera natin. Kasi tumatanaw tayo ng utang na loob sa kanila. In contrast, na-lecture ko na to dati, sa Amerika, walang problema sa kanila na ang magulang nila, ilagay nila sa nursing homes. Bakit? Iba ang American way of thinking eh. Responsibilidad ng magulang na alagaan ka. So in a way, parang sinasabi, walang utang na loob sa magulang mo kasi in the first place, nung nag-anak sila, responsibilidad nilang alagaan ka, responsibilidad nilang patirahin ka sa bahay nila. Kaya wala kang utang na loob sa kanila. So when you think that way, hindi ganun kalakas yung guilt mo, hindi ganun kalakas yung burden mo when you put your parents in a nursing home. I'm not saying na ang mga Amerikano hindi tumatanaw ng utang na loob, but maybe when it comes to intensity, yung lakas ng pagtanaw ng utang na loob medyo mas mild sa Amerika. Yung punta-puntahan nila, yung parents nila in their nursing homes, maybe once a week, okay na yun. Pero sa Pilipinas, dahil sa sobrang lakas ng expression natin ng utang na loob, the very fact na iniwan mo yung magulang mo sa isang nursing home, yun. Hindi acceptable yon given our Filipino culture. So I hope you can get the difference, no, kung bakit magkaiba tayo ng attitude when it comes to this. Iba ang attitude ng mga Pilipino sa nursing homes versus mga Americans dahil nga sa pagkakaiba natin ng core values, specifically utang na loob. At itong utang na loob na to, pwede mo pa itong gawing macro
In the macro level, for example, ang panatang makabayan is also an expression of utang na loob. Nahati sa dalawang parts ang panatang makabayan. Yung unang part, pinapaalala sa iyo yung kabutihan ng estado. I-zoom in natin para makita nyo. Ito yung kabutihan ng estado na ginawa sa iyo. Bottom line, hindi ka magiging ikaw ngayon. You will not be the person you are right now if not because of the state that you are currently in. Therefore, sa panatang makabayan, ang sinasabi dito, dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kaya mula dito sa word na dahil, pababa hanggang matapos ang panatang makabayan, yan ang iba't ibang paraan na pinapangako mong gagawin bilang pagtanaw ng utang na loob sa estado ng Pilipinas. Okay, so yan ang definition natin. Yan ang picture natin ng utang na loob. Binabalik mo ang kabutihan na ginawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Now, let's go to the different expressions of utang na loob sa Pilipinas. Itong mga examples na ito, makakapag-pa-aware sa inyo na araw-araw sa buhay natin sa Pilipinas, talagang litaw na litaw ang pagtanaw ng utang na loob. Okay, number one, dahil sa utang na loob, no, ito ang nagpapaliwanag bakit sa Pilipinas very common ang extended families. Yung mga anak, pati yung mga asawa nila, pati yung mga anak nila, usually, yung residence hindi ganun kalayo sa residence ng nanay at tatay. In fact, very common sa Pilipinas, it's either nakatira sa iisang bubong or nakatira sa iisang compound. Anong kinalaman ng utang na loob doon? Ano ang reason kung bakit ayaw bumukod? Ayaw lumayo sa mga magulang ang mga batang Pilipino o ang mga anak na Pilipino kasi ang thinking is, sila nanay, sila tatay, walang mag-aalaga, tumatanda na sila para mas madali silang alagaan, makapag-respond ka agad tayo kapag may emergency, huwag tayong lumayo sa kanila. Yun ang thinking doon. Kaya in the process of doing that, nagkakaroon ng extended families. Hindi bumubukod yung mga anak na sa iisang bubong, ang mga kamag-anak, hindi masyadong malayo kila nanay at kay tatay. Now, don't get me wrong. This is not the only reason kung bakit nagkakaroon ng extended family sa Pilipinas. Maraming reasons din yan, lalo na economic reasons. Pero we cannot deny na isa ito sa mga angulo, reasons, kung bakit extended family ang dominant setup sa Pilipinas. Kasi nga, sa kagustuhan na hindi malayo sa aging parents. Gustong mag-respond sa mga needs ng aging parents, which is an expression of utang na loob. Another expression of utang na loob sa Pilipinas, yung ating super duper high expectation of respecting the elders. Kaya ang mga kabataan sa Pilipinas, hindi pwedeng sumagot sa mga magulang, hindi pwedeng sumagot sa mga nakakatanda. Basic rule, kapag nakakita ka ng matanda, kahit hindi mo kakilala, irespeto mo, po and opo, at magmano ka. Bakit? Bakit ganun kataas ang respeto natin for the elders pag tanaw yan ng utang na loob natin sa kanila? Kasi ang thinking dyan, wala ka dito kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa lolo at lola mo, wala ang mga magulang mo, at kung wala ang mga magulang mo, wala ka dito sa mundo. Wala lahat yang at success mo. Wala lahat yung achievements mo. So, utang na loob mo sa lolo at lola mo na inalagaan nilang mabuti yung mga magulang mo. Kaya kapag nakita mo ang lolo at lola mo, pay high respects. Yun ang personal level. Di ba? Sa societal level naman, hindi lang natin nire-respeto yung mga matatanda na kakilala natin or kamag-anak natin. We also respect all elderlies kahit hindi natin kakilala. Kasi ang thinking natin dyan, itong mga elderlies na to, nag-contribute ng malaki sa Pilipinas. So kung ano man ang na-experience mo ngayon na success here in the Philippines, all the good things, in a way, utang na loob mo yan sa mga elderlies na dating nag-contribute sa development ng Pilipinas na ine-enjoy mo ngayon. Okay, so ito, pagtanaw yan ng utang na loob. Kaya isa sa mga ways din, no, of our society ng pagrespeto sa elders, no, other than pagmamano, pagpupo at opo, is nagpapasa tayo ng mga batas na nagbibigay value
nagpapahalaga sa mga senior citizens natin. So, in my lecture, in my last lecture, sinabi ko rin yan na ang mga batas na pinapasa sa isang bansa, nagre-reflect din yan ng mga core values ng bansang yon. And that applies here in the Philippines. Bakit tayo nagpapasa ng mga batas na nag-aalaga o pabor sa mga senior citizens? Kasi pagtanaw natin yon ng utang na loob natin sa mga senior citizens natin. Totoo naman kasi yon, if not because of them, we will not be here. Marami mga magagandang bagay ang nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil yan sa efforts ng mga senior citizens natin when they were younger. So ibalik natin yung kabutihan nila sa Pilipinas, magpasa tayo ng mga batas that will, you know, help them enjoy life better. May discount sila, meron silang cake pag birthday nila, meron silang 100,000 kapag umabot sila ng 100 years old, lahat yan pagtanaw natin ng utang na loob sa mga elderlies natin. Number 3, ang utang na loob, nakikita rin yan sa mga political dynasties. Isipin nyo na sa politika, yung mga leaders natin, whether that's president, vice president, mayor, governor, sila yung mga parents natin. At tayo, yung mga citizens, yung mga bumoboto, tayo yung mga anak nila na may utang na loob sa kanila. Again, in the micro level, in the personal level, malaki ang utang na loob natin sa parents natin. I-apply mo yan in the macro level, political systems, in a way, meron tayong mga utang na loob sa mga leaders natin sa gobyerno. May mga utang na loob tayo kay chairman, may mga utang na loob tayo kay mayor, kay governor, so on and so forth. In fact, isa rin yan sa mga reasons, no, kung bakit minsan ginagamit din itong political strategy. Bakit kapag sila mayor o sila chairman o sila konsehal, whoever, may ginawang maganda sa nasasakupan nila, bakit kailangan nakapaskil yung pangalan nila? In a way, paggamit yan ng konsepto ng utang na loob, it's like saying, ginawa ko itong mga bagay na to, magaganda itong mga bagay na to, may utang na loob kayo sa amin. Now, don't get me wrong, baka may ma-offend na politician dito or kamag-anak ng politician. I'm not saying na lahat ng politiko ganyan ang motivation. For sure, may mga politiko naman na ginagawa nila yung mga magagandang bagay, not because para magkautang na loob yung mga tao sa kanila, but because they just really want to serve. I'm sure may mga ganyang politicians naman, pero hindi rin natin pwedeng i-deny na marami rin mga politicians ganyan. Gagawa ng mga magagandang bagay para magkaroon ng utang na loob sa kanila yung mga taong nasasakupan nila. At umaasa sila that in the future, dahil aware na aware ang mga tao nila sa mga magagandang bagay na ginawa nila, tatanaw ng utang na loob yung mga botante sa kanila, which happens during elections. Yan. Kaya during elections, sa psychology ng mga voters, let's say, yung voter dito, isa siya sa mga nakaranas nito. Mga projects ni mayor, mga projects nila konsehal. Oh. Ano ang iniisip niya kapag boboto siya? Iboboto ko itong taong to kasi meron kaming utang na loob sa kanya. At yan ang isa sa mga weakness ng Filipino voting behavior when Filipinos vote out of loyalty instead of out of competence. Binoboto ang mga politiko hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sa maganda ang platforms nila, binoboto sila kasi tumatanaw sila ng utang na loob. So kahit hindi naman talaga magaling yung politiko, kahit klarong-klaro naman na kailangan ng palitan, iboboto pa rin kasi may utang na loob sila doon sa politiko. May utang na loob kay mayor, may utang na loob kay chairman, and may utang na loob sila sa lahat ng kapamilya ni mayor at ni chairman. Kumbaga na-extend yan eh. Hindi naman porket si mayor ang nagpatayo ng waiting shed, sa kanya ka lang may utang na loob. Kapag si mayor pinatakbo niya yung asawa niya, pinatakbo niya yung anak niya, pinatakbo niya yung pamangkin niya, in a way, dahil kamag-anak siya ni mayor, may utang na loob ka rin sa mga taong yun. So iboboto mo rin yung asawa niya, iboboto mo rin yung anak niya, so on and so forth. Ine-extend ng mga botante yung utang na loob nila mula kay mayor, mula kay chairman, papunta sa lahat ng kamag-anak nila mayor at chairman.
At ang epekto niya, nagkakaroon ng political dynasties. So that's one way to analyze why political dynasties happen in the Philippines. Again, yung mga politikong nanonood or ang kamag-anak politiko, I'm not saying that this is always the case. I'm sure marami pang other explanations of political dynasties. It's just that in this lecture, inanalyze ko yung political dynasties using the concept of utang na loob. So there are other explanations out there for sure. Number 4, ang utang na loob, may kinalaman din yan kung bakit hindi mawala-wala ang graft and corruption sa Pilipinas. Bakit hindi matanggal-tanggal ang mga klarong-klarong mga politiko or leaders na corrupt sa gobyerno natin? And by the way, in connection to graft and corruption, mataas ang ranking ng Pilipinas dyan. All over the world, ang ating corruption index is nasa 105th. So medyo isa tayo sa mga bansa na talagang mataas ang graft and corruption. So going back to that question, anong kinalaman yan? Anong kinalaman ng utang na loob sa graft and corruption? Let me show you two ways how utang na loob contributes to graft and corruption. Ito ang unang model. Merong leader na corrupt, whoever this is. Pwedeng barangay chairman, pwedeng konsehal, pwedeng mayor, whoever, basta superior. Superior in the government. Now, etong mga tao na nasa paligid niya, siguro nasa political power din, alam nila na yung leader na to corrupt. And they have the power to speak out. They have the power to impeach. They have the power to call out the corrupt leader. Pero ang tanong, madalas, bakit wala silang ginagawa to get rid of the corrupt leader? Ang sagot, kasi yung mga taong yan, under this corrupt leader, may utang na loob kay corrupt leader. Nagigets nyo? Kaya kahit anong corrupt ni leader, hindi siya matatanggal dyan kasi nga tumatanaw ng utang na loob yung mga tao sa ilalim. Ito yung paraan nila ng pagbabalik ng kabutihan ni corrupt leader na binigay sa kanila noon. Dahil tinulungan mo kami noon, corrupt leader, wala kaming gagawin ngayon. Enjoy ka lang dyan. Kaming bahala sa'yo. Makikipagsabwatan kami sa'yo. Okay? So that's the first model. Another model, how utang na loob can contribute to corruption. Ito naman yung leader, hindi siya corrupt. Pero yung mga tao sa ilalim niya, mga corrupt. Gets nyo? So ito yung superior, ito yung mga inferior, yung mga subordinates na corrupt. Ang tanong, bakit yung mga corrupt officials na ito, kahit alam ni leader na corrupt sila, hindi matanggal-tanggal, baliktad naman. Kasi yung corrupt, yung leader na hindi corrupt, siya naman yung may utang na loob doon sa mga corrupt officials. Dahil tinulungan nyo kung mapunta sa pwesto na to, kahit anong gawin nyo dyan, kahit masama, ituloy-tuloy nyo lang, akong bahala sa inyo. I hope you get the point. No? It's depressing, pero it happens. At isa sa mga contributing factors talaga niyan, yung konsepto ng utang na loob. So whether ito ang nangyayari or ito yung nangyayari, parehong model, nakakapagpalaganap yan, nakakapagpatuloy yan ng graft and corruption sa Pilipinas. At dahil yan sa ating cultural orientation or sa cultural core concept natin, core value natin, na utang na loob. No? So one of the lessons we can learn here is kahit ang isang core value pwedeng magamit sa masama. Sana lang, yung improvement na dapat nating i-work on. How do we continue using our core concept in good ways? Sana mabawas-bawasan na yung paggamit natin ng core concepts natin or ng core values natin, I mean, in bad ways, such as what I discussed here. How utang na loob contributes to corruption. Okay? So in closing, again, in connection to the previous part that I've mentioned, nakita nyo na yung iba't ibang expressions of utang na loob sa Pilipinas, both good and bad. Extended families, respect for elders, ang utang na loob may kinalaman sa political dynasties, pati na rin sa graft and corruption. Now, I want to close this lecture by giving you important questions that we have to answer about utang na loob na sa tingin ko hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Kasi nga, ang psikolohiyang Pilipino wala masyadong nagre-research dito. So for those of you who are watching, especially psych majors, baka naman pwede nyong gawa ng research to when you make your thesis.
some important questions about utang na loob na hanggang ngayon hindi pa masyado nasasagot. Number one, paano ba nasusukat yung utang na loob? Siguro maganda no na ma-quantify natin kung paano ba sukatin ang utang na loob. Meron bang maliit na utang na loob? Meron bang malaki na utang na loob? Paano mo malalaman kung maliit o malaki yung utang na loob mo? Maybe we can develop a scale to measure utang na loob. Number two, what are the different forms na ginagamit ng tao pambayad sa utang na loob other than loyalty? Baka naman meron pang ibang mga ways sa pagbabayad ng utang na loob other than loyalty. Dapat din nating malaman yan. Number three, ang utang na loob ba, iba-iba pa yan sa klase ng tao na pinagkakautangan mo ng loob. Like for example, iba pa ba yung utang na loob mo sa isang stranger versus sa isang kapamilya? Pwede ka rin ba magkautang na loob sa Diyos? Pwede ka rin ba magkautang na loob sa sarili mo? Those are very good questions. How different and how similar are those kinds of utang na loob? And last one, number four, ito, magandang pag-usapan din to, may kinalaman kaya ang pagtanaw ng utang na loob sa mental health? Bilang Pilipino, syempre ang hypothesis natin dito, mas tumatanaw ka ng utang na loob sa iba, mas nagiging maganda ang mental health mo. Mas hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, mas bumabagsak ang mental health mo. Again, ang hypothesis natin dito is, higher utang na loob, higher mental health. But then again, to really believe on that, kailangan natin ng data. And for that to be done, kailangan meron muna tayong skill, no? Na nagsusukat ng intensity o nagsusukat ng tendency ng tao na tumanaw ng utang na loob. Ito, mental health, marami na naman tayong mga measures dyan. Ito na lang, mag-develop ng scale na nagsusukat gaano kadalas tumanaw ng utang na loob ang isang Pilipino. Siguro, pwede nyong gawa ng research. Alright? So, these are very interesting questions about utang na loob. Kung meron kayong mga questions or comments about our lecture today tungkol sa utang na loob, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan if we have time. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.